What's up, you guys? Today, we're gonna have my February favorites. Sasamahan ko na rin ang unfavorites ko for the month of February. Actually, meron dito na medyo matagal ko nang nagamit. And then, I realized na hindi siya nag-work sa akin. So, yun. Let's get started with the video. Unahin na natin to. This one is the Lily's Touch Miracle Cream. And then, the Lily's Touch Miracle Soap. Silang dalawa pinortner ko together. This one, I love. Super effective siya, you guys. Both of them are whitening, you guys. I highly, highly recommend these two products right here. So, go ahead and check them out. Gusto nyo magpaputi? This is a must-have. The Everblenna Cosmetic Korea Instant Whitening Cream. Oh my gosh. This is my go-to, you guys. Pagtapos na ako sa skin routine ko, for everyday to ha, I would use this one at papatungan ko siya ng powder. Ang ganda niya for everyday. So, kung naghahanap kayo ng kung ayaw nyo ng BB cream for everyday at gusto nyo ng something more subtle, this is a good product to try. I love this. Actually, okay siya for oily skin and then okay din siya for other skin type. This is only 18 pesos. Sobrang affordable, you guys. Compare sa ibang mga instant whitening cream in the market, this is the cheapest among them all. So go ahead and check it out. Mabibili nyo to sa all Everblenna counters, you guys. And then next, I have here the Nichido Cosmetic True Lashes na Deluxe 85255. Ito siya, open natin na para makita nyo. Ito yung ginamit ko sa aking Valentine's makeup tutorial. Oo, ginamit ko to doon. And super, alam nyo, nakalimutan ko how good this was. Actually, favorite ko to ever since. Hindi pa ako nag-YouTube, you guys. As in love talaga ako dito. Kasi, very natural siya. Alam nyo, maraming na ako nagoyo nitong lashes na to. I highly recommend this. For upper lashes, mukha siyang natural. Kasi yung haba niya, tamang-tama lang. Nakikita nyo ba yan? Yung haba niya, tamang-tama lang. Yung band niya, hindi masyadong pansin. It's very wearable. So, I highly recommend this, you guys, as in. So, go ahead and check this out from your Nichido counters. Nasama ko na to sa favorites ko dati, pero minention ko la ulit siya ngayon kasi na-obsess na naman ako sa kanya, you guys. Avon Simply Pretty Clear Mascara. Eto, you guys, I love this for my eyebrows to set. May kumikiliti sa akin ako, thank you. Ini-maintain niya talaga yung kilay ko pataas. This is actually mascara, you guys. Hindi siya intended for brows, but let's be innovative. Kasi ang ganda niya pang set, at saka pag-maintain ng eyebrows nyo kung saan siya gustong ilagay. Like, kung gusto niyo bushy brows, pataas lahat, pwede, nagagawa niya. I love this. Speaking of, wala pa pala ako dito sa kilay ko, so wala siyang kulay, kaya hindi siya magko-contribute din sa kulay ng kung anong nilagay niyo yung product sa kilay niyo. At maganda siya pang set kung nag-pencil na kayo or nag-brow product kayo. Maganda siya pang set. A highly recommendation, and this is very inexpensive. Comment kayo kung meron pang clear mascara in the market. But ito, nabili ko specifically sa Avon. Parang Avon na lang nagkikita ng clear mascara. I highly recommend this, you guys, for setting your brows. And then, i-mention ko lang to. This one is the Fashion 21 Single Blush On in M02. Ito siya. I love this for for bronzing, you guys. But this is not a high-pigmented, hindi siya ganun ka-high-pigmented, which I like personally. It give you that mild, and natural looking bronze lang. That is perfect for those who have a more lighter shade. I highly recommend this, but you have to work it out. If gusto nyo super duper intense, this product will not achieve it. Ako kasi medyo gusto ko, alam nyo naman ang hilig ko, ang tipo ko, gusto ko yung medyo parang natural lang. This is a perfect for me kasi hindi siya ganun ka-pigmented that I can work with it. Alam nyo yon. So, hindi ako nahihirapan dito to bronze up kasi minimal yung kanyang pigmentation. But I love it personally kasi gusto ko very, very, very subtle lang. To the point na parang wala, pero meron. Alam nyo yon. Siyempre, hindi mawawala ang Shaweel Terracotta Blusher right here. Specifically, itong shade na to. I love this for highlight, you guys. As in, wait. See? This is what I'm currently wearing. Ang ganda niya kasi, hindi siya ganun ka-overwhelming, tamang-tama lang. Other shades, hindi ko masyadong nagagamit. But if gusto ko ng extra glow, pagsasamahin ko tong dalawang to. But eto, like for every time I head out, eto lang ginagamit ko. Tapos i-blend ko siya. Ang ganda niya, very subtle highlight lang. Ayan, oh, na maganda yung itsura niya. Maganda, yung wearable ba?
So, konti lang nito, maganda. Marami maganda pa rin. I love this one. Ito specifically yung ano to, number one na terracotta blusher. Ito, masyadong shimmery na blusher for me. So, marami akong texture dito sa area na to. So, hindi ko siya magamit on natural lighting. More on camera, nagagamit ko siya. Kasi maganda ang dating niya sa camera. However, outside camera, yung lalabas kami, hindi ko siya masuot. Kasi this will absolutely emphasize my textures on this area kahit naka-primer na ako. So, hindi ko siya magamit on regular basis. But this one, oh my gosh. Siya will makeup eyeliner, liquid eyeliner pen right here. This is only 128 pesos. Very inexpensive siya, you guys. But, it will last you the whole day. Ang ganda ng color payoff niya. It's very hygienic kasi yung cover niya, talagang super duper luck. I love this product. Sobra. Ang ganda nung one swipe nyo lang nito, very very black na. It will last you the whole day. And kahit nilagay ko to sa waterline ko, sa upper waterline ko, hindi siya naaalis at all. Hindi talaga siya naaalis. This will last you the whole day talaga. Waterproof, resistant na rin siya. Sobrang mura nito, you guys. Among all the pen liners na meron ako, like this two, eto yung pinakamura. I have here the Everbilena and I have here the Nichido ones. This is the best there is. Nasama ko sa favorites ko tong Nichido, but I think this is way better than this one. And this is like 238 pesos. And ito, mas mura siya. So, I love this. A must try for you guys. And then now, continue on tayo with my non-favorites. Ito pa na natin dito sa Hana. Okay, I did mention this on my favorites, you guys. Pass na, matagal na. Nasama ko to sa my favorites kasi maganda siya sa buhok. Makintab siya, malambot siya. Wala akong problema with this product. However, latter part, yung mga second bottle ko, I just realized na medyo din na dandruff ako dito. Kasi nagkakwentuhan kami ni Daphne at sabi niya, tinanong ko siya, sabi ko, nak, nangangati ba yung hair mo? Sabi niya, opo mommy, yes mommy. Sabi niya, sabi ko, so, nung inalis ko to, ito pala yung nagkakos ng dandruff namin. So, I'm sorry you guys for suggesting this, pero maganda naman siya sa buhok kung hindi kayo dandruffin. This gives me dandruff, you guys. Next ko na tong Maxi Peel Concealing Cream. I did a review on this. Ililink ko rin siya sa description box. Hindi talaga kami magkasundo nito, as in, talagang in-emphasize na lahat ng pwedeng i-emphasize sa mukha ko, alam niyo yun. So, I don't like you. I'm so sorry, Maxi Peel. I'm so sorry. Pero I don't like this, you guys. Panoorin niyo yung video kung bakit hindi ko siya nagustuhan. Ililink ko ulit sa description box. I don't like this. Yun lang masabi ko. And then, I mentioned eyeliners kanina. So, dahil gumamit ako nitong Nichido, nagustuhan ko siya. Diba? Winersus ko siya dito sa Everbilena. And then, ginamit ko tong Shawil na much better among these two. Na, top notch. And then, lalong bumaba ang rating nitong Everbilena sa akin. This Everbilena All Day Eyeliner is just, 198 yata to. It will not last you the whole day. Pag kinurler nyo siya, makikita nyo talagang may transfer sa curler nyo. Maraming transfer. To the point na kalahati ng eyeliner nyo wala na kahit nag-set na siya sa mata. Nung vinersos ko siya dito, natalo na siya. Pero nung ginamit ko yung Shawil, natalo silang dalawa. Pero gusto ko pa rin tong Nichido kasi medyo okay naman siya, but this one talagang hindi ganong ka-black yung pagka-black niya. And then, it tends to be a little patchy when you overlap the product. I'm so sorry, Everbilena. And you guys, that's it for this video. I hope you guys enjoy watching it. If you did, please do not forget to give me a big thumbs up. And also, kung may mga suggestion kayo on what to review, what to use next, yung mga ganon, alam nyo, I like that. Binabasa ko yan isa-isa. Go ahead and comment kayo sa ating comment bars. And kung may mga comments din kayo about the products na minention ko sa favorites na to, comment din kayo sa baba para ma-relay natin sa iba. And yeah, guys, that's it. Thank you very much, guys, for watching. I'll see you next week. And do not forget to be happy all the time and have a great day. Bye, guys! Yeah. If you want to check my latest video, guys, ito yan. Kung di ka pa nagsusubscribe sa channel ko, pasayahin mo na ako by clicking yung pagmumukha ko dun sa baba. And all of my social medias will be down here, so go ahead and check me out there. And I would like to say hi to Larry Lotok. Hello, Larry. Thank you for watching. I love you. And I'll see you guys soon. Bye!